Hello guys, meron ba kayong ganitong klase ng e-bike at mabagal yung takbo niya? Nasa 25 km per hour lang. Ayan, pwede pa siyang bumilis guys. Bali, ang gagawin lang ay magpapalit ng controller. I-upgrade lang yung wattage hanggang 500 watts. 350 watts lang kasi itong controller ng e-bike. Yan, kaya i-upgrade yan sa 500. Hindi lang siya bibilis at lalakas din yung hatak niya. Hindi na kasya yung controller sa lalagyan kaya tinanggal ko na. Ayan, bali ang una kong i-coconnect yung sa makina. Pare-parehas lang po yung kulay. Pagkatapos na sa makina, kukunin ko naman yung sa power connection and sa battery. Yung sa positive ay red at negative naman yung sa black. Meron po akong tutorial na video kung paano mag-connect ng mga controller. Ayan, ipipindan ko lang po sa comment section. Ayan, ipakicheck na lang po doon kung gusto niyo pong malaman kung paano yung pagkoconnect ng mga controller. Ayan, ang nilagyan ko ng connector yung sa sensor ng makina. Ayan, wala po kasi. Bali, okay na yung sa sensor na makina. Sunod naman yung sa throttle, nilagyan ko rin ng connector. And okay na po. Ang susunod na kukunek ko guys yung kulay violet, yun yung sa display para makikita natin yung speed kung gano'ng kabilis yung e-bike, yung odometer niya. Alright. Ayan. Susubukan ko na guys. Nakatapak na yung sa battery. Ayan. Power on. Ayan. Bali, okay na yung connection natin. Wala naging problema sa casing ng wire. Ngayon guys, isusubukan kong i-coconnect yung speed number 3 kung kakayanin ng motor. Hindi pwede guys, ay tumitigil po siya. Tatanggalin ko na lang po. Alright, susubukan ko na yung e-bike kung gano'n siya kabilis ngayon. Ayan, ganito po yung setup ng GPS. Ayan, ito po yung controller. At ito yung battery ng e-bike. Ayan, life po for 20 ampere hours. Alright. Subukan na po natin. Bali, binilisan ko na yung video ng times 3. Ayan, para hindi po nakakainip.
Yan po guys yung bilis ng e-bike ngayon. Yan yung max speed niya ay 32 km/h. Yan po guys. Yung pong dating speed nito hanggang 25 km/h lang.